Sa isang baryo sa lalawigan ng Leyte ay may napapabalitang may aswang raw na namimingsala. Kaya naman lahat ng mga taong naninirahan doon ay hindi na nagpakampante pa. Lalo na't sa paglipas ng mga araw ay patuloy na nagkakasakit ang mga kabataan sa hindi malamang dahilan. Good day, Sir Mark, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Ako nga po pala si Justin ng Santa Maria, Bulacan. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kwento sa akin ng aking ama tungkol sa kanyang kaibigang Antingero. Tawagin na lamang po natin sa pangalang Rico ang kaibigan niyang Antingerong yon. Ayon sa pagkakakwento ng kanyang kaibigang si Rico, nang minsan silang mag-inuman, kasalukuyan umano siyang nag-aayos ng mga kagamitan niya dahil sa may pupuntahan siyang baryo. Nang sumugod sa kanilang bahay ang isang babaeng may karay-karay na sanggol. Pagkalapit sa bahay nila ay hinarap yun ni Rico at tinanong kung ano ang kailangan. Sa nagsusumamong boses at maluhaluhang mga mata ay humihingi ito ng tulong sa kanyang gamutin niya umano ang anak nito. Teka lang po, bakit naman dito kayo sumugod sa bahay namin? Imbis na sa paggamutang pampubliko. Pasensya na po pero kasi may lakad po ako ngayon. Hindi ko kayo matutulungan. Wika ni Rico sa ali at habang hawak-hawak ang lagayan ng mga gamit. Lumabas na rin sa kusina ang kanyang ina para alamin kung ano ang nangyayari. Pakiusap, tulungan mo ang anak ko. Ilang beses ko nang dinala sa ospital ang anak ko, pero wala pa rin. Hindi pa rin siya gumagaling. Sa katunayan nga ay mas lalo pang lumalala ang sakit niya. Wala na akong ibang malapitan. Sana naman maawa ka sa anak ko. Pagsusumamong wika pa ng ali. Nahabag ang puso ni Rico nang makita niya ang kaawa-awang sanggol. Namumutla na kasi yun at nagbabatak-batak na ang mga labi na animoy kinakapos na ng tubig sa katawan. Ano ho ba kasi ang nangyari sa anak mo? Tanong niya at itinabi ang bitbit niyang bag. Pasok po kayo rito sa loob para matignan ko ang anak ninyo. Sabi pa niya sa ali. Labis-labis naman ang pasasalamat ng ali matapos mailapag sa malapad na upuan ng matamlay ng natutulog na sanggol. Huwag po muna kayong magpasalamat sa akin dahil hindi ko pa naman nagagamot ang anak ninyo. Wika niya dito. Habang sinusuri niya ang sanggol ay inihayag naman sa kanya ng ali na halos magdadalawang linggo nang nagbabalik-balik ang sakit ng anak niya. Nilalagnat daw yon at sinasabayan ng pagdudumi at pagsusuka. Bumagal na rin sa pagdede ang sanggol. Gawa ng tuwing gabi ay inuubo rin daw yon at halos hindi makatulog. Pinitik naman ni Rico ng tatlong beses ang tiyan ng sanggol. Nako, delikado. Hindi nga doktor ang makakagamot sa sanggol na ito. Kahit makailang beses pa kayong magpabalik-balik, ay walang makikitang sanhi ng pagkakasakit ang mga doktor na sumuri dito. Bulalas niyang sabi. Anong ibig mong sabihin? Alam mo na ba kung ano ang sakit ng anak ko? Tanong ng ali sa kanya. Walang kagatol-gatol na sinabi niya ritong kaya nagkasakit ang sanggol at nagpabalik-balik yun dahil sa may katagalan na itong inaaswang. Hindi niyo ba namamalayang gabi-gabi na kayong binibisita ng aswang? Baling niyang tanong rito. Sandali namang nag-isip ang ali at pagkatapos ay sinabi sa kanyang may napapansin nga raw siyang malaking pusang itim na palaging nakatambay sa may bintana ng silid nila.
Nakatuntong lamang yun sa may bintana at palaging pinagmamasda ng anak niyang tahimik lamang na nakahiga sa kanilang kama. Sabi pa ng babae, sa tuwing pinapaalis niya raw ang pusa ay nagagalit yun at umaangil. Pero kapag hawak niya ang tatlong walis-tingting na nasa may duyan at yun ang ginagamit niyang pangtaboy sa pusa. Mabilis pa daw sa kidlat na tumalon yun sa bintana palabas sa bahay nila. Dahil sa naawa si Rico sa sanggol, ay ginamot niya ngayon gamit ang kanyang kaalaman sa panggagamot. Tinanggal niya rin ang marka sa katawan ng sanggol at sinuutan niya yon ng pangontra laban sa aswang. Paglipas ng halos 2 oras, matapos niyang gamutin ang sanggol, ay dahan-dahan nang nanumbalik sa normal na kulay ang balat ng sanggol. Sige po, pwede niyo nang iuwi ang anak ninyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi na malalapitan ng aswang ang anak ninyo dahil may nilagay na akong pangontra. Saad niya sa ali. Nagpasalamat naman sa kanya ang ali at akmang aabutan sana siya ng pera. Pero mariing tinanggihan niya yon. Sa pagdaan ng mga sandali, habang nakaupo siya ay lumapit sa kanya ang kanyang ina at sinabi nitong alam rin nito umano ang haka-haka sa Karatig Baryo patungkol sa isang aswang. At ang pinupuntirya nito palagi ay ang mga sanggol. Anak, total ikaw ang pinagkalooban ng kakayahan ng kataas-taasan. Bakit hindi mo tulungan ang mga taong sugpuin ng aswang na namiminsala sa Karatig lugar? Sa pagkakaalam ko, ilang albularyo at manggagamot na ang sumubok na hantingin ng aswang na yon. Dahil talagang malaking perwisyo na yun sa mga taga-Karatig Baryo, lalo na sa may mga anak na sanggol. Mahabang pahayag ng kanyang ina. Dahil sa narinig ni Rico, ay hindi na muna siya tumuloy sa pupuntahang lugar. Napag-isip-isip niyang puntahan muna ang baryong sinasabi ng kanyang ina para alamin kung ano ba talaga ang nangyayari. Nang hapon ngang yun ay palihim niyang pinuntahan ang baryo para magmasid-masid at alamin na rin ang kalagayan ng mga taong naninirahan doon. Isinama niya ang pinsang si Ruel para naman kahit papaano ay hindi siya mapaghahalataan. Noon nang nasa baryo na sila, sa bungad pa lamang ng baryo ay kakaiba na ang presensyang nararamdaman niya. Ramdam na ramdam niyang binabalot na ng kababalaghan ang lugar na pinasukan nila. Tol, naramdaman mo ba ang nararamdaman ko? Tanong ng pinsan niyang si Ruel na isa ring antingero. Oo tol, kanina pa simula pagkapasok natin dito sa baryo, nararamdaman ko na ang malakas na presensyang bumabalot dito. Sa kapagmasdan mo ang bawat bahay, mabibilang mo lang sa daliri ang walang marka ng aswang. Tugon ni Rico sa kanyang pinsan. Hindi pwede ito. Kailangan sa lalong madaling panahon ay mahanap na natin ang nilalang na namiminsala dito. Kawawa ang mga paslit. Wala silang kamuwang-muwang na unti-unti nang hinihigop ng nilalang na yon ang kanilang lakas. Lalong-lalo na ang mga sanggol. Sambit niya habang inililibot ang paningin. Bago pa man sila pumasok sa baryong yon, ay itinago na nila ang kanilang presensya ng pagiging mga antingero. Upang sa gayon ay hindi sila maramdaman ng aswang. Baka kasi maalarma yon kapag naramdaman noong may pumasok na antingero sa baryong pinamumugaran nito. Maya-maya pa ay di sinasadyang nasagi ni Rico ang isang lalaki. Hindi kasi siya nakatingin sa unahang bahagi, kaya hindi niya napansin ang papasalubong na lalaki. Anak ka nang, bulag ka ba? Paasik na tanong sa kanya ng lalaking sa tingin niya ay mga nasa edad 40 na.
Agara naman siyang humingi ng pasensya at sinabing hindi niya sinasadyang masagi ito. Sa susunod matutukan tumingin sa nilalakaran mo ha, upang sa ganoon ay hindi ka aanga-anga. Galit na wika ng lalaki sa kanya, sabay tapik ng tatlong beses sa kanyang balikat. Matapos siyang tapikin ng lalaki, ay ramdam na ramdam niya ang bigat at ang lakas ng sumpang binitawan nito sa kanya bago tuluyang naglakad. Kung nagkataong isa lamang siyang ordinaryong tao, tiyak na bumagsak na siya sa lupa at nawalan ng malay. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kasandata, kayang magbitaw ng isang sumpa ang taong may masamang intensyon sa'yo sa pamamagitan lamang ng pagtapik sa balikat mo. Kapag hindi mo yun magamot kaagad ay maaaring ikapahamak ng buhay mo yun. Kaya naman nang maipapayo ko lamang sa mga tagapakinig ng inyong channel, Sir Mark, kung sakaling may taong biglang tumapik sa balikat mo at hindi mo naman yun kakilala, tapikin mo din yun pabalik ng tatlong beses upang sa ganoon ay maibalik mo sa kanya ang sumpang ibinigay niya sa'yo. Mabalik po tayo sa kwento. Akmang gaganti na sana ng tapikang pinsan niya, o kaya naman ay magpapalipad hangin ito. Agaran niya yung pinigilan at marahang umiling-iling. Dire-diretso namang naglakad na ang lalaki at hindi na sila nilingon pa nito. Takte insan, bakit mo naman ako pinigilan na gagawin ko yun? Makakaganti sana tayo sa mayabang na yun eh. Nang gigigil pang tanong sa kanya ng pinsan niyang si Ruel, matapos mag-usal ng pagtanggal ng sumpa si Rico, ay saka pa lamang umayos ang pakiramdam niya. Hayaan mo na insan, at least nahulog sa patibong natin ang mayabang na yon. Wika niya pagkatapos huminga ng malalim at ipinilig ang ulo. Anong ibig mong sabihin insan? Kunot noong tanong ni Ruel sa kanya. Hindi mo ba naramdaman? Ang hina mo naman. Pabiting saad niya sa kanyang insan. Anong hindi naramdaman? Labo mo naman insan. Diretsahin mo nga ako. Tanong nito sa kanya. Sa mahinahong boses, ay sinabi niya ritong naramdaman niya ang malakas na birtud ng aswang sa loob ng katawan ng lalaking yon. Kaya't kumpirmadong yun na nga ang aswang na hinahanap nila. Napapalatak naman ang pinsan niya at napawikang. Takte, oo nga no, bakit hindi ko naramdaman yun? Nang gigigil kasi ako sa mayabang na yun kanina eh. Kaya siguro hindi ko naramdamang may kakaibang tinatago pala ang isang yun. Dahil sa nakuha na nila ang impormasyong kailangang malaman, ngayon naman ay kailangan na muna nilang umuwi para mag-isip kung ano ang gagawing susunod na hakbang. Pagka-uwi nga nila ng bahay, ay plinano na kaagad nilang dalawa kung paanong hulihin sa akto ang aswang. Pinalipas muna nila ang dalawang araw bago bumalik sa baryong pinamumugaran ng aswang na yon. Ano na insan? Nakahanda na ba ang lahat ng gagamitin natin? Tanong niya sa pinsan niyang si Ruel. Tumango naman ito at sinabing nakahanda na ang lahat. Hindi kasi sila pwedeng magpapetiks-petiks lang dahil sa loob ng dalawang araw na pangangalap nila ng impormasyon tungkol sa aswang ay marami na pala itong napatay na mga albularyo at antingero. Kaya pala ganoon na lamang kung umasta ang aswang na yon sa baryong pinamumugaran nito. Dahil sa ni isa man sa mga albularyo, manggagamot o antingerong malapit lamang na naninirahan doon, maliban sa kanila, ay wala nang gustong mangialam pa, sapagkat ilan na sa kanila ang nakitilan ng buhay. Insan, ano na nga ulit ang sinabi mo? Malakas ang aswang na yon? Nako, sisiw na sisiw lang sa akin yon.
Siguraduhin lang talaga ng aswang na yung pagpapawisan tayo sa laban natin ngayong gabi. Dahil kung hindi, ibabaon ko siya sa lupa ng buhay. Nakangising wika sa kanya ni Ruel. Baliw ka talaga. Puro kakalukuhan. Magseryoso ka nga. Natatawang wika niya habang inaayos ang suot na jacket. Matapos niyang makapag-ayos ay lumarga na nga sila. Saktong walang kabuan-buan ng gabing yun, kaya't hindi pagaanong malakas ang aswang. Kapag kasi kabilugan ng buwan, ay doon mas malakas ang aswang. At paniguradong mas lalo silang mahihirapang kitilan ito ng buhay. Sapagkat kumukuha ng enerhiya ang mga aswang sa pamamagitan ng sinag ng buwan. Sa paglipas nga ng mga oras, ay binaybay na nila ang kaduluduluhang baryo dahil naroroon ang tirahan ng aswang. Hindi sila dumaan sa kalsada dahil ayaw nilang may makakita sa kanila at baka magtaka pa ang mga taga-baryo kung bakit sa ganoong oras ay may dayong pumasok sa kanilang lugar. Sa halip ay sinuong nila ang talahiban patungo sa dulo ng baryo. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad ay narating na nila ang tirahan ng aswang. Kaagad na pinatay nila ang bitbit na pailaw at sandaling sinanay ang mga mata sa dilim. Noong masanay na ang mga mata nilang magpinsan, ay agad na silang nagpatuloy sa paglalakad. Saktong pagkalapit nila sa bakuran ng bahay ay siyang paglabas ng lalaki. Nagmamadali yung tumakbo na parang pusa papunta sa kabahayan. Kaya naman mabilis na nila yung hinabol. Dalian mo insan, mukhang magpapalitan nyo na ang lalaking yun. Sigaw pa ng pinsan niyang si Ruel. Kaya naman mas binilisan pa nila ang pagtakbo. Noong medyo malapit na nilang maabutan ng aswang, ay mabilis niyang inilabas ang punyal ng bensol. Pagkatapos ay buong lakas niya yung binato sa aswang. Matapos niyang batuhin ang aswang ay walang kahirap-hirap niya yung natamaan. Umangil yun ng napakalakas at humarap sa kanila. Marahil ay hindi naramdaman ng aswang ang kanilang presensya, kaya't hindi nito inaasahan ang kanilang pagsulpot. Mabilis pa sa kidlat na sinunggaban sila ng aswang, sabay hataw ng mahahaba nitong mga kuko. Mabuti na lamang at mabilis silang nakailag, kung kaya't hindi sila natamaan. Ngunit bago pa man makabunot ng buntot ng pagi ang pinsan niya, ay malakas na yung sinunggaban ng aswang at walang sawang pinagkakakalmot. Hindi na nagsayang pa ng oras si Rico. Buong tapang niyang sinugod ang aswang habang nag-uusal ng pamarusa at tigalpo. Inihip sa kamay. Pagkatapos ay buong lakas na sinapak sa ulo ang aswang. Agad-agad namang tumalsik ang aswang na yon. Pagkabagsak ng aswang sa lupa ay sumubsob pa ang pagmumukha nito. Insan, ayos ka lang? Pag-aalalang tanong niya. Takti insan, ang sakit. Hindi ako nakapaghanda sa ginawa ng demonyong yun. Tanging na ibulalas ni Rico. Tinulungan niya itong makaupo sa tabi ng puno at sinabihan niyang siya na ang bahalang tumapos sa aswang. Insan, mag-iingat ka. Hindi basta-bastang ordinaryong aswang lamang ang kaharap natin. Napakalakas niya. Pagpapaalala ni Rico sa kanya. Bahagya naman siyang natawa at nagwikang. Nakaraan ko pa sinasabi sa iyong hindi basta ordinaryong aswang lang ang makakaharap natin. Masyado kang nagpakampante. Matapos niyang sabihin yun kay Ruel, ay pinulot niya na ang nabitawan nitong buntot ng pagi. Tapos ay walang habas na pinaghahampas ang aswang nang malapitan niya yon. Noong una ay walang epekto sa aswang ang buntot ng paging pinaghahambalos niya. Sa halip ay nagpambuno sila
at nakailang beses pa silang nagtagisan ng lakas. Pero noong sinabayan niya yon ng pag-uusal ng mga katagang buhay laban sa aswang, pagkatapos ay hinawakan niya ang mutiya ng trabungko at humiling ditong gabayan siya at bigyan ng karagdagang lakas para matalo niya ang aswang na yon. Dahil ramdam na ramdam niyang habang tumatagal na naglalaban sila, ay palakas na ng palakas ang birtud ng pagiging aswang nun. Mukhang nagising ko yata ang birtud na nakabaon sa loob ng kanyang katawan. Sambit pa niya sa kanyang isipan. Kahit nakikita niyang dihado na silang magpinsan ay hindi siya nagpadaig sa takot. Bagkus ay mas kinumbinsi niya pa ang kanyang sariling labanan ng aswang na yon. Kailangan niyang matalo yon upang makuha niya ang nakabaong birtud sa katawan nito. Nang sa gayon ay magiging isa na yon sa mga kinokolekta niya. Makaraan ng ilang sandali, matapos niyang humiling sa mutiyang pinangangalagaan niya, ay unti-unti niya nang naramdamang nag-iiba na ang lakas ng kanyang pangangatawan. Hindi na siya nagsayang pa ng oras at mabilis niyang ang dinambahan ng aswang. Sabay pinagsasapak at walang tigil na pinagsasaksak ng hawak niyang punyal. Hindi niya yon tinigilan hanggat hindi nalagutan ng hininga. Nang malagutan na ng hininga, ay sa kanya naman dinukot sa dibdib ng aswang ang birtud. Noong makuha niya na yon, ay mabilis niya nang binalot sa itim na tela at inilagay sa kanyang bulsa. Iika-ika siyang tumayo at nilapitan ng pinsan niya at inaya na ito. Bilib na talaga ako sa iyo, insan. Kahit kailan ay napakalakas mo pa rin antingero. Wika pa ng pinsan niya habang inaalalayan niyang maglakad. Malakas ka rin naman eh. Hindi ka nga lang naging handa. Akala mo kasi simpleng aswang lang yung makakasagupa natin. Sabi pa niya sa pinsan niya. Noong makauwi na nga sila sa bahay, ay kaagad na ginamot ni Rico ang mga sugat ng pinsan niya. Matapos nga ang pangyayaring yun ay kumalat ang balita sa Karatig Baryong. Ang magpinsang si Rico at Ruel ang pumatay sa aswang na namiminsala sa baryong yun. May nakakita raw kasing taga roon kung paanong walang kahirap-hirap na kalabanin at kitilan ng buhay ni Rico ang aswang. Naging isa na siya sa mga bantog na malakas na antingero sa kanilang lugar. Dito ko natatapusin ang kwento ko, mga kasandata. Maraming salamat po, Sir Mark, sa pagkakataon na makapagbahagi ako ng kwento sa inyo.